hả? Đúng rồi. Gì hả? Sorry lang na, Miss. Sandali, unahin ko muna yung isa. Mamamatay na nga yung tatay ko. Unahin niyo pa yung mga patakaran ninyo? Eh, sorry, Miss. Sinusunod lang namin yung... Anong klase yung mga tao meron dito sa Maynila? Sorry, Miss, talaga. Haagad niyo pa kayo dito? Siya ka na, phone call. Hindi, okay lang. Sino yun? Yung boyfriend mo? Hindi. Ah, bago kong kakilala. Ah, maniligaw. Ewan ko. Hindi ko naman alam eh. Hindi ko alam kung paano manligaw mga lalaki dito sa Pilipinas. Ganun ba? Teka muna. Ano nga pala yung problema ang sinasabi mo? Eh, baka may itutulong ako. Daniel, malapit na akong bumalik sa bahay namin. Seryoso ka? Seryoso, Tita Violeta. Punta na sana kami ng Amerika kagabi. Bigla kami hinarang. Sobrang prosigido. Daniel, sabihin mo naman sa akin, ano ba talaga ang motibo ni Tito Violeta? Ano ba ang madadatnan ko dun sa bahay mo? Malaki ang problema pag bumalik ka sa bahay. Bakit? Hindi tatanggapin ng maluwag ni Lucena ang pagbabalik mo. Lalo pa ngayon. Pasyente. Na-web na ang deposit. Ginagamot na siya ngayon. Pero kailangan siyang ma-operan sa lalong madaling panahon. At kakailanganin niyang malaking halaga. Edo, paano yan? Wala naman kaming ganong kalaking mga pira eh. Kailanganin niyo yan. Hello? Pwede ba kay... Mr. Campos. Sino to? Si Bart. Bart! Kuya Bart, wala si Daddy. Pero anong magagawa ko para sa'yo? Alfred, kailangan tulong mo eh.
magkaroon sana ako ng pera. Kailangan ko lang. Ang tatay ni Rosario na sa ospital malubha. Nasaksak. Sabihin mo, pumunta siya dito at kunin niya yung pera. O kuya, punta na dito. Kunin mo na yung pera. Alam mo na yung papunta dito, di ba? Yung nasa calling card ni Daddy. Dadaan lang ako sa bahay para kunin yung calling card. Salamat, Alfred. Thank you, Ma. Thank you saan? Thank you sa pagtulong mo kay Kuya Bart. Pwede ba? Tigilan mo katatawag sa kanya ng kuya? Ma, kapatid ko pa rin siya. Di nyo may tatanggi yun. O siya. Sige na. Umakyat ka na sa taas at ako nang bahala magbigay ng pera sa kanya pagdating niya. Tignan natin kung ikatuwa nila ang lahat ng pagbigay ko ng pera. Nabalitaan ko ang nangyari sa tatay mo. Anong pwede ko maitulong? Gusto mo talaga makatulong? Hanapin mo yung hayop na Clarissa na yan at ipakulong mo. Bakit? Ano kinalaman ni Clarissa dito? Alex, may mga dumukot sa akin ng mga lalaki. Nang lumaban ang itay ko, ito yung pinuruhan nila. Alex, ipalalangin lang sana ng babae mo na walang masamang mangyayari sa tatay ko. Dahil pag nagkataon, ako mismo ang papatay sa kanya. Sorry, pasensya nga. Sumalok sa'yo na itong lahat. Okay. Sige. Ay, may bisita kayo. Yeah. Papa ko. Ay. Pa, remember Danielle? Oo. Hey, sir, magandang hapon po. Sige. Rosario, magpapaalam na ako. Sige. Salamat, Danielle. Oo, maraming salamat din. Sir, sige po. Sige. Masaya, mag-ingat ka. Sige. Sige po, sir. Alam. May pagkakataon na tayong makaalis kagabi. Bakit mo ako pinigilan? Dahil alam ko, kahit saan tayo magpunta, hindi natin matatakasan ang kasalanan. Pa, ang kasalanan hinaharap. Hindi tinatakasan, pinagpapayaran. Ako ang dapat magbayad. Mas gugustuhin kung ako na lang. Less damage. Total, sila naman tunay kong mga magulang, di ba? Maybe that's my rightful place. This is your rightful place. Kami ang pamilya mo. Mahal ka namin. Sana hindi mo na lang kami iniwan sa Amerika. Then maybe we could have been truly a happy family. Wala nang dahilan para pumunta pa kami dito sa Pilipinas. Di sana hindi nangyari lahat to. I'm so sorry. Kasalanan ko na.
It's unfair dahil damay kayong lahat eh. Paano na tayo magsisihan? Kasi, saan man ako naroroon, kaya pa rin ni Mama ang tunay kong mga magulang. I love you. Jenky, paano niyo nalaman na si Clarissa may pakana nito? Sino pa? Bakit? Sino bang mahilig nagabanta ba kay Rosario kundi yung babae mo? Tuwing may nagugustuhan kang iba, pinaliquidate niya? Hindi ko naman alam na hahantong sa ganito ang pagsiselos ng babaeng yun eh. Bakit nangyayari ito sa amin, Mari? Mabait naman ang asawa ko. Wala naman siya inagrabyado, Mari. At kung hindi makakuha tayo ng pera, paano yan? Basta na lang mamamatay ang asawa ko ng ganun. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya, Mari. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya! Mare, huwag ka mong sasalita ng ganyan, Mare. Kakayarin to ni Paring Ben, huwag ka mag-alala. Si Bart, hindi ko alam kung saan siya pumunta, pero sigurado ako mahanap yun ang pera. Pero natatakot ako. Paano kung hindi siya makakuha ng pera? Eh, magnakaw na naman yun. Anak mo, ayaw ko niya magnakaw, anak mo. Ayaw ko, nadadamay na kayo sa amin. Hindi, Mari, hindi. Ko. Hindi, Mari, makinig ka sa akin. Nakiwala ako sa anak ko. Hindi yung gagawa na masama, Mari. Naiiya ako. Iya ako. Pati kayo natatamay. Matatamay. Naiiya ako, Mami. Naiiya ako. Mari, ang mabuti pang gawin natin ngayon ay magdasal. Magandang araw, ho. Ang kailangan mo? Kausap ko sa telepono kanina si Alfred. Nandiyan ho ba ang tatay ko? Eh, hihingi mo sana ako ng tulong eh. Manghihiram mo sana ako ng pera. Kasi yung tatay ng kaibigan ko nasaksak eh. Ganun ba? Eh, wala dito tatay mo eh. Pero sabi ko sa akin... Alam mo, maski naman nandi dito tatay mo, wala namang pera yun eh. Sa akin din hihingi yun, pambigay sa inyo. Alam mo ba yun? Kaya eto, hinanda ko to para sa'yo. Oh, kunin mo. Hinihintay mo. Kunin mo. Pulutin mo. Pulutin mo. Pera kailangan mo, di ba? Pwes, pulutin mo. Bogart! Ah!
Sige, Bogart! Sige! Ibig ko.